Ayun, welcome back again sa aking YouTube channel. It's me again, Harlem O. Ayun nga, sa mga ka-ochi ka natin dyan, kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share our videos, and click the notification bell para lagi kayong updated at fresh na fresh sa ating mga videos. Ayun, pero bago natin simulan ang for today's video, ito muna ang ating intro at sana mag-enjoy kayo sa panonood na ito. Ayan na nga guys, mga ka-ochika ko dyan, maraming salamat po sa inyong pagtangkilid sa aking mga videos. So nagbabakal-bakal pa rin tayo at more practice pa tayo sa speech natin, diba? Speaking of speech, for today's video ay magre-react tayo sa isang graduation speech na ginawa ng isa nating ka-ochika lang dyan. O-ochika na ang tawag sa inyo, diba? So for today's video guys ay magre-react tayo sa isang trending ngayon na nangyari sa isang graduation day. But before that, please allow me to tell this story that graduation day is very important to us, di ba? Sa lahat, sa mga parents, sa mga estudyanteng nagsisikap para makamit nila ang tagumpay sa kanilang buhay. Isa sa mga mahalagang bagay na nangyayari sa ating buhay is yung makapag-graduate tayo. Elementarya man yan, high school man yan, college man yan, yan ang pinaka-importanting mahalaga sa buhay ng isang estudyante na makagraduate at makatungtong sa isang paaralan, di ba? Na natapos niya ang kanyang rule bilang isang estudyante. So ngayon, itong issue na ito guys ay hindi na siya bago sa lahat, di ba? Most commonly siya na nangyayari. Ayun. Pero para sa akin, ang pagkuha ng isang bagay na hindi naman sa'yo ay hindi talaga siya advisable sa lahat. So, para maintindihan natin lahat, bago natin itodo ang pagpupush mga ka-ochika, ito muna, panoorin natin ang video na ito. And then, sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang totoong nangyari at totoong, kumbaga, magbibigay tayo komento sa ano na yon, sa video na yon, kung ano ba ang dapat gawin at dapat iwasan sa mga ganitong pangyayari, di ba? Ayun nga mga ka-ochika. So without further ado, ito po ang ating video at panoorin po natin. Kaya diyan lamang po kayo and intindihin nating mabuti kung ano nga ba yung sinabi at pagkakaiba ng original sa nagkokopya lamang. So para maintindihan ng lahat, panoorin natin ang video. Lang. The short term for the Filipino word lamang, which means just or only. Lang. A shortened Filipino word for lamang, which means mere, just, or only. Yun lang, yan lang, ito lang. Yan lang, or ito lang. How many of you have heard these lines from your friends, family, and even mere acquaintances? Ah, maskom lang. Video-video, tapos endo after ng project. Management lang? Di ba bullet plan lang yun, tapos magsusulat kayo dun ng mga number? Ah, alam mo, ang hina mo. Mag-edok ka na lang kaya. Entrep ka lang. Di ba, tinda-tinda lang yan? Office ad ka lang. Ah, sulat-sulat, encode-encode lang. Tourism ka lang. Usher, usheret, taga-smile-smile lang. HM ka lang, di ba luto-luto lang yan? But what does this imply? Knowledgeable people shouldn't be teachers? I shouldn't teach because I won't get rich from it?
Who should be teachers then? Thus, this implies that intelligent people should not be in the field of hospitality, tourism, and business management. If our profession is deemed unusual, impractical, easy, does this indicate that business management are impractical, basic, and easy? I beg to disagree. I beg to disagree. So ayun na nga, yun po yung issue na dapat natin pag-uusapan. So bago ang lahat, babasahin ko muna kung ano nga ba ang dahilan at kung ano nga ba yung mga nagawa niya patungkol doon. So ano nga ba ang plagiarism? Yes, alam po natin na ang plagiarism ay mahigpit na ipinagbabawal po talaga dyan, lalong-lalo na kung isa kang writer. So we should know that plagiarism is the representation of another author's language, thoughts, ideas, or expressions as one's own original. In education context, there are differing definition of plagiarism depending on the situation. Yes. Ito guys, ang pagkuha ng isang information sa isang ano or paggaya ay nakadepende sa okasyon kung ano nga ba ang paggagamitan. Actually, hindi naman masama ang gayahin yung isang speech ng isa ding speech ng isa. Kasi nga guys, nakadepende talaga po yan kung ano nga ba, kung paano mo takbuhin yung isang speech, di ba? So, in short term, pwede kang gumaya, but ito ang tatandaan natin. Pwede mong gayahin, kumuha ka lamang ng mga information na pwede mong gamitin sa sarili mong speech. Lalong-lalo na kung naturingan ka namang magna cum laude. Yes, yung gumaya po ng speech ng ating kapatid na babae is magna cum laude, guys. Diba? Entitled magna. Para lamang po sa kaalaman ng lahat, hindi man po tayo nagmamagaling. Isa rin po akong estudyante. At tinuruan din po kami na pinagbabawal na mahigpit talaga ang paggaya ng isang speech or any written context sa mga old na nakukuha. Even in thesis, make it sure if you kukunin mo yung isang bagay na yun, kumbaga, kukunin mo ang disclaimer ng isang bagay. Kumbaga, i-approach mo rin, i-acknowledge mo yung nagmamay-ari na totoo. Huwag yung puro tayo gawa. Nang gawa, hindi naman natin ina-acknowledge kung saan natin kinuha. Kumbaga, sa isang bagay, nanghiram ka ng isang gamit. Kailangan mong ipagpaalam doon sa paghihiraman mo. Hindi lang basta kuha ka ng isang information na hindi mo pinagpaalam. Kaya, yun ang dapat nating tandaan guys, na hindi masama ang mangopya, hindi masama ang kumuha ng isang information doon sa isa pa. Basta mabigyan mo ng hustisya. Yes, mabigyan mo ng hustisya guys. Bakit? Kung hindi mo man din mabigyan ng hustisya, useless din yung pagkopya mo doon. Kasi mangangahulugan na ginayang-ginaya mo talaga siya. Hindi talaga masama ang manggaya guys. Pero make it sure in a right and a proper way natin ginagawa yon. Yes, kailangan natin ipagpaalam and kailangan din natin ipag... Yes, ulitin guys, hindi naman talaga masama ang pagkopya. Yes, basta tatandaan natin na kailangan natin i-acknowledge ang true owner ng ating ginaya or ang ating kinopya. Kailangan natin i-acknowledge guys, kailangan natin bigyan ng credit yung tao kasi hindi naman yan basta-basta ginawa niya lang, pinag-isipan niya yan. Pero sa titulo mong magna cum laude, hindi mo na kailangan magkopya, gumawa ka na lang ng sarili mong speech kasi sa graduation naman is ang kailangan doon is kung paano mo i-express yung iyong pasasalamat sa iyong institution, university or school na pinagtapusan. Simpleng-simple lang naman yan eh. Gumawa ka ng guide mo, hindi man po tayo magaling pero gumawa ka ng proper guide. Yes,
ipacheck mo sa guro mo. Kasi yung mga ganyang speech na yan ay before ka isasala, may practices naman yan bago ang graduation. Kaya yun lang ang ma-advise ko talaga sa mga bagong kabataan. Hindi naman kailangan na kumuha ka ng inspirasyon doon sa napanood mo or sa narinig mong speech. Pero huwag mong kopyahin. Oo, huwag mo talagang kopyahin kasi hindi na siya galing sa puso kung mangungopya ka. Kunin mo lang yan siya bilang inspirasyon mo, guys. Kasi mahirap ngayong panahon, lalo na sa panahon ng social media. Lahat napupuna, lahat nakikita. So, kailangan nating iwasan yun. So, sa mga incoming graduating student, kung ano man ang magiging position nyo sa pag-graduate mo, kailangan mo na lang na pag-isipan na dapat galing sa puso kung ano man yung sasabihin mo. Yes, simple-simple lamang po yan. Nandyan ang guro niyo para mag-guide sa inyo. Nandyan ang guro natin para mag-guide sa atin. Hindi po natin kailangan mangopya ng hindi sa atin. Yun lamang po. So, dito natin tatapusin ang ating video. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana meron kayong mga thoughts na nakuha dito sa ating bagong topic. And then, see you sa next vlog natin, guys. And thank you so much for always supporting me. It's me again, Harlem O, na nagsasabi, ipalaganap ang kasiyahan at pagmamahal, mga ka-Ochika. Bye-bye, everyone.